20 big points per game, 45% sa shooting field at 35.3% beyond the arc. Ito nga po ang napakalaking naitala ni Bradley Beal sa kanyang kupunan ng Washington Wizards ngayong season. Kaya sino ba namang team ang hindi magkaka-interes sa manlalarong ito? Walang dudang kahit sino nga po ay pikit matang pipiliin ang isang Bradley Beal, lalo na't kung gusto nilang umulan ng puntos para sa kanilang kupunan. Patagal-tagal na nga din pong nagkasama ang katandem ni Beal na si John Wall sa kupunan ng Wizards. Pero hindi man nga lang sila makapasok sa playoffs. Ang mapait pa nga nito, mga kapatid, ay hindi nakapaglaro ang kaduo niyang si John Wall dahil nga sa injury. Kaya halos kayod kalabaw nga ang ginagawa ni Bradley para sa kanyang kupunan. Pero hindi pa rin nga sapat ito dahil kinakailangan meron din siyang katimbang din at samahan pa ng matinik na mga role players. Dahil grupo nga po ang sports na to, kaya kailangan malakas din kahit papano ang mga papasahan mo ng bola, di ba? Hawak na nga po ng Golden State Warriors ang number 2 sa first round pick. Mataas nga po ito kaya siguradong mabigat na manlalaro ang makukuha ng Warriors. Ito nga po ang isa sa pwedeng i-offer ng kupunan para kay Bradley Beal. Pero isa nga po si Bradley Beal sa top 15 player ngayon sa liga. Kaya siguradong mataas ang value nito. Pwede nga pong isama ng Warriors si Andrew Wiggins aside sa number 2 first round pick ngayon. Tapos kasama din dyan ang magiging pick ng Timberwolves next year. At kasama din ang second round pick ng Wolves next year. Marami nga pong nagsasabi na wala talagang mapapala si Bradley sa kanyang kasalukuyang kupunan. Kaya habang maaga pa, kung nasa prime pa siya, lumipat na nga lang ito sa talagang subok na team para kahit papano mas makita ang kanyang tunay na abilidad at makalasap ng kampiyonato kapag nagkataon. Ilang taon na nga rin pong nagsama itong si John Wall at Beal, pero hindi nila kayang maiangat ang kanilang team kahit man lang sa playoffs. Kaya kung mag-iisip nga silang mabuti, baka panahon na nga para magkahiwalay sila. Tila inuunahan na nga po ng Golden State ang posibilidad na baka magbago na nga bigla ang isip ni Beal dahil nagpapahiwatig na ang kupunan na interesado sila dito. Matatanda ang naglabas nga rin po ng pahayag ang Los Angeles Lakers na tila nagkaka-interes nga din sila kay Bradley Beal. Depending champion na nga po ang Lakers, kaya kailangan nilang gumawa ng hakbang para mapanatili nilang malakas ang kanilang kupunan at tangkaing muling masungkit ang kampiyonato. Dahil marami na nga pong lumalabas na balita na magsisialisa ng maraming players sa kanilang kupunan. Wala nga pong magagawa dito ang kupunan kundi punan na lang nila ng malalakas din na malalaro ang kanilang lineup. Subalit tila may sagot na nga po itong si Bradley Beal, mga kapatid, para sa Lakers. Dahil muli nga pong sinabi ulit ni Beal na loyal talaga siya sa kanyang kupunan. Lalo kasing umiinit ang rumors, mga kapatid, nang bumili ng bahay si Bradley Beal sa Los Angeles. Kaya wala ngang ibang maiisip ang tao kundi baka naghahanda na nga itong si Beal na lumipat na sa Los Angeles Lakers o may malaking chance talaga. Pero yun nga, tila inulit nga lamang din ni Beal ang kanyang sagot dati pa na I'm a loyal nga daw. At in fact, nag-sign na nga daw siya ng kanyang contract extension sa kupunan ng Washington Wizards. Para bagang gusto nga po ni Beal na magtapos ang kanyang karera sa iisang kupunan lamang. Kapareha nga nila Kobe at Duncan. Pero hindi naman kapareha nila ang sitwasyon ni Beal dahil sila Duncan at Kobe ay nakakuha naman ng kampiyonato. Samantalang ang kupunan ni Beal may hindi man lang makapasok sa playoffs. Pero lahat nga po ay pwedeng mangyari sa NBA. Kaya pwede nga pong mag-iba ang ihip ng hangin sa isang iglap. Lalo na sa isang malalaro na naghahangad ng kampiyonato bago man lang matapos ang kanyang karera, di ba? Para sa inyong mga suwestiyon o komento, ilagay lang po natin lahat yan sa ibaba at babasahin po natin. Hanggang sa muli, mga kapatid.